Oh, guys, ito yung napili ko. Wala pang pangalan to eh. Babae, babae to, babae. So guys, ngayong araw medyo excited ako. Kasi papunta tayo dun sa ano, sa may bibili natin ng aso. Yung aso is Belgian Malinois. Actually, dati ko pa sana gusto mag-alaga ng aso eh. Kaso nung nasa Pampanga ako, dorm lang yung ano ko, yung pwesto. So, hindi ako nakapag-alaga ng aso. Isda yung naalagaan ko, si Tami. Ngayon, may lugar na tayo na pwedeng paglagyan ng aso. Bibili tayo ng aso ngayon para may kasama tayo pumunta sa bukid. Kaya ang napili kong breed is Belgian kasi pwede siyang guard dog. Nin! Pwede siyang guard dog. Pwede rin siyang kasama mag-walk. Mahilig kasi ako sa mga ano eh, mga walkers. Bastos ka! Yan, yung mga ano yan, yung mga aso na pwede mong ilakad, pasyal, ganyan, yung matibay sa lakaran. Yun ang gusto ko kasing aso eh. Ayaw ko yung mga aso na mga maliliit, yung mga pang-display lang. Siyempre gusto ko sa aso, functional. Kaya yung Belgian yung napili nating ano, aso. So guys, dito na tayo sa may ano. Ito si Sir Dennis, no? Nakita ko siya sa Facebook. Dati kong schoolmate sa ano, sa INET. Yan. Na available. So, mamili tayo ngayon. Medyo hirap mamili eh. Dapat pag namili, una yung ball drive niya. Saka yung ano, yung bite ng tuta. Dapat ano siya? Active yung tuta. May ball drive siya. Ayan. Pinapagpilian ko ito o kaya yun, yung brown. Brown na yun. O kaya ito. Ang hirap mamili. Parehas maganda kasi lahat. Mas maganda ito. Kasi dun sa isa. Dun sa brown. Mas maganda yung isa. Yun, no? Pagbibili kayo ng tuta, ano, importante, makita nyo yung parents. Kasi kahit medyo, halimbawa, yung, ano, yung tuta, halimbawa, nag-shed, ganyan. Tapos hindi pa siya ganun ka, ano, kalaki. Yung parents yung tignan nyo kasi doon talaga lalabas yan eh. Yan, yung parents oh. Laki. Spike! Galit daw talaga sa gwapo. Ay, sa gwapo. Sa tao pala, sa tao. Yan. New owner. Yan na. Yan na kukunin natin. Oh guys, ito yung napili ko. Wala pang pangalan to eh. Babae, babae to, babae. Tara. So guys, kasama natin ngayon si Sir Dennis. Siya yung nagbebenta ng aso. Yan. Tapos dito lang siya sa May San Jose. Kung gusto nyo bilhin, meron pang available na dalawa. Dalawang female, no? Dalawang yung female. Price, PM na lang siya. Lagay ko yung Facebook niya. So, gano'ng napakatagal nag-aalaga ng aso, sir? Tatlong taon na. Tatlong taon. Tapos, pang ilang beses mo na siya napaanak? Pangatlo na rin. Pangatlo. Yearly lang ang anak ginagawa ko para hindi kawawa yung kwan. Yearly lang ang paanak. Dam. Tapos, yung maintenance niya, hindi naman masyadong ano? Sa unang taon, medyo... Yung pagpapalaki siya, no? Pagpapalaki. Kailangan talaga puro dog food, no? Vaccine. Pero, pagdating ng isang taon, hindi na. Mas ma-high maintenance pa nga mga shih tzu, eh. Kasi grooming, no? Grooming. Pero pagdating sa mga ganito, hindi na. Tsaka, sir, ano advice lang, di ba? Kapag mainit yung lugar, mas maganda, hindi required. Halimbawa, ako, kahit may pera ako, gusto ko ng husky, o kaya Malamute, or St. Bernard. Pero kung mainit yung lugar natin, hindi rin advisable mag-alaga ng ganun. Di ba, sir? Hindi. Depende rin kasi sa area. Depende. Titignan mo rin kung talagang pang malamig yung... Pwede sa malamig yung mga puppy na alaga. Tsaka yung temperament niya, no? Kung halimbawa, active ka sa mga, ano, sa mga jogging, mga ano, gusto mong guard dog. Pwede. Swakto. Pero kung mag-alaga ka ng shih tzu or mga small breeds. Pang loob ng bahay. Pang loob lang ng bahay yun. Pang mga ano lang yun. Mga toy dogs lang, kumbaga, ano lang.
Ito, functional kasi siya, di ba? Working dog. Oh, working dogs. Kaya ito yung nakuha natin. Any experience na gusto mong i-share sa ano, sa mga tips or ano, advice sa mga newbie pa lang na ano, gusto mag-alaga? Mag-alaga, una, ang unang titignan mo, yung area na halimbawa gusto mong mag-breed ng ganito, dapat may malaki kang area. Malaking area, no? Oo. Tapos, para kasi hindi siya pwedeng nakakulong lang. Kailangan talaga, yung mga ganito kasi guys, nababaliw kapag ano, based dun sa mga nakausap kong ano, breeder. Pag nakakulong sila, nababaliw. Kailangan talaga makawala sila, ma-release yung energy. Every morning. Kasi hyper itong mga ganitong aso eh. Kaya, oh, hindi para sa lahat yung ganitong breed, no sir? Kailangan may alam ka din. May alam ba din. So, bago ako nag-start yan, nag-research din ako kung anong breed ang pwede dito sa San Jose. Oo nga. So, depende sa area kung malaki or pang maliit. Unang tanong sa akin nung nagtangpan ako, kung nang kinan nila sa akin, kung malaki yung area ko para dito sa ano. Kasi kailangan yan exercise palagi. Exercise, no? Tsaka maganda rin dito turuan ng mga ano eh, yung mga sambot ng bola, ganyan, mga basic yung bite niya. Petching ang tawag niya. Ano ba ba? O yun lang naman. O thank you ulit kay Sir Dennis sa pag-accommodate sa atin dito sa aso. Yun kung si ulit ng ganitong aso, ganito ka-cute na aso. PM nyo lang siya, ilalagay ko yung Facebook niya sa baba. Okay. Ta para may available pa siya, yun lang. Okay na guys, uwi na kami. Bye-bye. Alright guys, pauwi na kami. Ayun na siya likod oh. Kaso wala pang pangalan to eh. Yan, bibili na kami ngayon ng tali para sa ano niya. Problema lang, wala na akong pera. Mangutang muna ako dito oh. Ay dito diyan. Meron ba tayo diyan to diyan? Wala nga. Yun lang. Huwag ka lang mag-gat-ngat ng halaman, lagot ka kay mama. Third! Aww. Ano, maganda ha? Pulot lang namin to. Pulot nga lang. Wala ka palang pangalan niya, no? Naisip kang pangalan to, Jang. Ano pwedeng pangalan niya? Dahil ano, medyo nahirapan ako maghanap ng pangalan, nag-search na lang ako sa ano, sa internet, top dog name ng ano, ng female dog. Bella na lang yung pangalan niya. Ito, Bella. Bella na lang yung pangalan nito. Ayun lang. Thank you sa mga nanood. Sama ko to lagi, sama ko sa ano to, sa pagjo-jogging. Lang. Up snakes out.